Ang oras na ay 4:04 AM at ready na tayo sa ating susunod na adventure. At syempre, hinanda na natin ang ating mga gamit. Ang itak at ang iconic na kanin ni Kuya Naldo na gawa sa mais. Lumabas ako at tinignan ko, ito nga, nadatnan ko na madilim pa. Syempre, alas 4 pa lang ng umaga. Yun na nga, hinanda na namin ang aming helmet at start na ng motor. Habang nagmamotor, sarap lang matulala sa tanawin na to, di ba? Ganda tignan. Pasikat pa lang yung araw. Habang lumalayo kami, tumataas na yung araw. At boom! Good morning! Biglang maliwanag na. Along the way, meron kaming hinuntuan na magandang spot. Tamang sightseeing ulit kami dito. Tamang dasal na matupad ang mga pangarap. Tapos tumuloy na ulit kami sa biyahe. Ikinutom kami dahil hindi pa kami nag-aalmusal, kaya kumain muna kami dito. Mula dito sa kinainan namin, saglit na lang at makakarating na kami doon sa Dilasag. Bumiyahe na kami at sa isang iglap, welcome to Dilasag! Paano na naman tayo nasa loob ng painting? Napakaganda dito. Thank you Kuya Naldo sa pagsama sa akin. Next time ulit ah. I love Parang Hills. As a tuwa namin, nagpa-picture kami ni Kuya Naldo para may remembrance. Meron kami pinuntahang isang lote dito na balang araw pwedeng tayuan ng campsite para pag yung mga tropa natin at mga kamag-anak natin, meron silang matatambayan o matutulugan o makakapag-pitch sila ng tent pag nagsistay sila dito. Medyo magtatanghalian na nga rin at ginutom na nga kami sa biyahe namin at sa ginawa namin. Kaya eto, pumunta kami kaila Nanay Basyo na Tatay Jose para bumili ng mga makakain. Eto nga pala yung mga napili namin. Apat na isda, isang alimasag, at eto nililinis na ni Kuya Naldo yung isda. Matagal na akong hindi nakakain ng lobster eh. Kaya sabi ko, Kuya Naldo, dagdag tayo ng isang lobster. At agad ko nang nilagay dun sa timba para malinisan din. Pagkatapos ng kalisisan ay agad-agad namin itong binanlawan dito sa may dagat. O ayan o, yan yung mga kakainin namin, sariwang-sariwan o. Dito lang namin yung binabanlawan dito sa may tabing dagat. Isisigang nga pala yan ni Kuya Naldo. Oh. Ito na nga po, nagpapakuluhan na kami dito ng tubig at ilalagay na yung crab at yung lobster. Habang inaantay namin maluto yung ulam, eto, shot muna kami ng beer para kumpleto ang trip. At eto, luto na ang crab at lobster, saka naman namin ilalagay ang mga isda. At mga ilang saglit lang, ay luto na nga ang aming pagkain. Food trip lang kami saglit, ha? Wow! Thank you! Ito sa akin, no? Oh, lucky! Ano pa? Marami pa kasi. Nabusog ako doon. Thank you, Lord, for all the blessings. After kumain, tambay muna kami sa beach. So, tan shades para cool. Tapos inom-inom lang ng beer habang naglalakad sa shore. Tapos papasahan ka ulit ng tagay. Buton. Dito kami ngayon sa ilalim ng puno. Buton. Putrip-putrip lang yan. Mamaya tulog na yan. Yang dagat na yan, surfing spot yan. Ako, mukhang nasolve si Kuya Naldo sa kanyang beer at nakatulog. Pero sakto lang yun para makapahinga siya dahil medyo mahaba-haba rin ang aming biyahe pa uwi. Pauwi pa lang kami, pero namimiss ko na agad yung lugar na to. Paano ba naman, no? Payapa, relax, at tahimik. Sariwa pa ang pagkain. So, paano mga amigo? Hanggang sa susunod ulit na adventure, ha? Oo nga pala, kung may pagkakataon kayo, bumisita din kayo dito sa Aurora or sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Napakaraming magagandang lugar dito sa atin.
Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and follow. See you later!